course, naalala ko po nung huli kong pagtayo dito, that was March 15 at ngayon ay June 21. So for almost 3 months na hindi po nakapag tawag dito nakapagbahagi ng salita ng Panginoon sa ating lahat, pero purihin pa rin po ang Panginoon sa kanya pa rin lahat ng kapurihan dahil sabi na natin may plano ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So I'll take this opportunity once again na itong araw na to, sabi nga in general or kaya sa buong mundo ay inaalala ang isang araw na para sa ating mga tatay, mga ama o sa mga daddy na tinatawag. So ako rin po ay bumabati sa bawat isa ng mga tatay natin na naririto. At of course, yung mga sabi nga kanina ni Sister Russell ay yung mga, dahil wala na ang kanilang kabiyak at sila na rin ang tumatayo, ay ganun din, binabati ko rin po. Yan. At hindi, at ang salita ng Panginoon sa umaga ito ay hindi lamang po napapaloob para lang sa ating mga ama o sa mga kalalakihan, kundi para po sa lahat, in general pa rin po yan. So, sa umaga ito, bago po natin basahin yung ating teksto, tayo po muli ay yumuko at manalangin po sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaging to, O Diyos, tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Salamat sa isang napagandang pagkakataon muli na kami ay iyong dinala dito sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na narito sa oras na to, mula po, gagaya ng aming mga dalangin parati, O Diyos, mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na narito sa oras na to. Ang dalangin namin, O Diyos, ay kami, Panginoon, ay yakapin, kami, Panginoon, ay tugunan ng aming mga pangailangang espiritual sa mga oras na ito, O Lord God. Salamat po, Diyos, sa paghahanda sa aming mga sarili, sa aming puso na paglalagyan muli ng iyong mga salita na siyang pagbubulay-bulayan namin. O Diyos, na alam po namin siya ang nagiging ilaw at gabay namin, inspirasyon at motivation namin, Panginoon, sa pagtahak sa bawat araw, O Lord God. Salamat, O Lord Jesus. Maging sa akin ang iyong abang lingkod, dalangin ko po, O Lord God, na gamitin po ako ayon sa iyong kapurihan dahil wala po akong magagawa kung wala ka sa akin buhay, Panginoon. Kaya lahat, Panginoon, ng mamutawis ay ikaw, Panginoon, ito po ay magrema sa bawat isa sa amin ng iyong mga salita, O Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, at ito po ang aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpan po natin muli ang Panginoon. Yan. Kung meron po tayong Bible, nais ko po na basahin natin ang isang familiar na ginagamit na text kapag teksto kapag dumarating yung ganitong panahon, araw ng Ama, sabi po natin. So 1 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 12. At nais ko po nabasahin sa New International Version, sabi po niya dito, "But we were gentle among you like a mother caring for her little children. We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well." Verse next po. "Because you had become so dear to us." Verse 9, "Surely you remember, brothers, our toil, our hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you." Verse 10, "You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believe." Verse 11, "For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into his kingdom and glory." Praise God. May the Lord bless the reading of his word. Ito pong binasa po nating passage, mga magulang, mga kapatid, ay bibigyan po natin ng titulo na sabi po niya dyan sa English is "A picture of fatherhood that the world needs today." Noong, hindi ko alam kung anong araw yun, Wednesday siguro yun, pag online ko, nagbago halos lahat ng itsura
nung mga makikisig na mga lalaki ay bigla na lang humaba yung buhok, hindi ko makilala. Yan, di ba? Wala po akong nakitang babae na nag-change ng mukha doon sa app na yon. Pero halos lahat ng nag-try ay mga lalaki. Actually, nag-try din ako, pero sa akin na lang. Sabi ko, pinakita ko rin pala. Pinawalaan ko din kay Sister Marby. Hindi rin siya maniwala na ako daw yun. Yan. So, yung tinatawag ko na yan, ay alam ko po, ay hindi naman lingid sa atin. Sigurado po ako, yung mga iba sa atin dito nag-try. Di ba? Picture. At yung mundo natin sa ngayon ay tumitingin, may tinitignan na maging encouragement. Kaya nga sabi po niya dyan, it's a picture that the world needs today. May nag-post nga, sabi, ang nire-require, face mask, hindi face up, sabi niya. So tama din naman, di ba? Pero sa umaga ito, mga magulang, mga kapatid, sabi, nang binasa natin to kanina, ay sinabi ko po na hindi lamang ang salita ng Panginoon ay para lang sa mga kalalakihan or sa ating mga ama, kundi para po sa lahat. Dahil isa po tayo dyan sa tinutukoy na world. Diba? Nandito tayo sa mundong ito at alam natin yung kinakaharap na krisis. At kailangan natin ng yung bang makakapag-inspire sa atin. Diba? So, yung binasa nating passage, mga magulang, mga kapatid, ay meron pong tatlo na gusto natin i-picture out hindi lamang po sa ating mga ama, kundi as a general bilang mananampalataya na kung saan ay yung mga nakapaligid sa atin, yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga sabi po natin ay nangihinang loob, nandyan yung kinakaharap na karamdaman, kinakaharap na kalungkutan or definite na problems. Okay? So sabi dyan, picture of fatherhood that the world needs today. The first one po, mga magulang, mga kapatid. Okay? Kagaya po nila Apostle Paul, nung manggaling po sila sa Philippi, kanilang shinare doon po sa Thessalonica, yung kanilang present situation. At ganun na lang yung pagkamahabag, yung naawa, nandun yung bang sabi natin, naawa nga itong sila Apostle Paul, itong sa mga taga Thessalonica. So, yung sitwasyon nila noon sa Thessalonica at saka sitwasyon din natin ngayon sa umaga ito ay merong sinasabi natin na pagkakatulad. We are said to be in crisis at kailangan ng mag-comfort, kailangan ng mag-encourage. Kung kaya isang itsura, isang larawan na kailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang mananampalataya at sabi nga, we are on our journey, is we are looking for a man who have learned to lean. Yan. Sumandal. Or marunong, yan, sumandal, di ba? So men who have learned to lean on. Di ba? Okay, tayo po ay, yung present situation natin, nangihina tayo, kailangan natin isang kamay na merong mag-lift up sa atin. Kailangan natin ng masasandalan, sabi nga. Isang halimbawa na lang po natin dyan, yung halaman, ialintulad ko lang po sa isang halaman na kung saan ay pag wala po yung bakod na yan, hindi kayong kanyang mga sanga ay natutumba, pero pag once nilagyan mo yan may kahoy or stick na sikat at unumpagat diman, di ba pwede siyang maituwid yung kanyang posture nung yung halaman na yon, di ba? Ngunit sa umaga ito sa atin mga magulang, mga kapatid, itong binasa nating teksto ay nagpapakita na kailangan pala natin ng masasandalan. Sa umaga ito, imagine natin kung wala yung sandalan ng upuan dyan, sigurado ako, maya-maya, kung inaantok tayo, bigla tayong natibakyar di tabunag, di ba? So, napakahalaga yung merong mga sandalan. Amen. Yan. Mahabang biyahe yan. Na-try na ba natin na nagbiyahe tayo na nakatayo o di kayo walang sandalan? Okay, matagalan na nakaupo na walang sandalan, sabi natin, ang hirap. How much more po sa umaga ito? Okay? Almost nag-start ang itong crisis na sinasabi natin ay last December.
Pero hindi pa naman ganun ka-effect dito sa Pilipinas. Pero ang bawat isa ay naghahanap. Yan, yung hinahanap natin. Diba? Pero meron pong tatlo dyan sa larawan na yan. Who have, sabi dyan, men who have learned to lean on. Okay? Kagaya po ng salita ng ating Panginoon, sa, kung babasahin ko po, of course, Proverbs chapter 3, verse 5, hindi na po ako nagbigay ng mga verses po dyan, para makinig po tayo dun sa mga verses na babasahin po natin. At familiar na familiar po sa atin ito. Gustong-gusto natin ito na sa tuwing tayo po ay nangihina, wala tayong mga sandalan, sabi po dito sa Proverbs chapter 3, verse 5, we are to trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. And in all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Napakasarap pong i-claim mga magulang, mga kapatid, yung verse na ito na kung saan, kung paano maging sila Apostle Paul dun sa Thessalonica, pang-encourage niya sa mga mananampalataya doon na wala silang masandalan, wala silang makapag-comfort sa kanila. Nandyan pala, na unang-una na larawan, sabi po dito is, men who have learned to lean on for salvation. Kaligtasan. Ang bawat isa, maligtas, whatever physical aspect man yan, maligtas sa, kung ikaw man ay merong karamdaman right now, gusto natin na yung karamdaman na yan ay gumaling. Or, of course, wala namang sino man na maghahayag na yung karamdaman magstay sa kanya, di ba? Yan. So, yung salvation na yan, mapapisikal man yan, mapaspiritual na tinutukoy po natin, mga magulang, mga kapatid, ay yan ang kailangan natin sa umaga ito. And we thank God. Kasi po, alam ko po ang bawat isa ay wala po tayo sa oras na to kung hindi po tayo sure sa ating sarili na hindi pa po tayo tumatanggap sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, ang best na masasandalan ay ang ating Panginoon. Amen. Dahil yung kaibigan natin, asawa natin, tagal-tagal mo nang nakasandal, kanina ka pa, ang bigat-bigat ng katawan mo. Diba? Usually, ganyan ang naririnig po natin na reklamo. Pero ang ating Panginoon, ang tagal na natin mananampalataya at parati tayong sumasandal, parati tayong nananampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, nagreklamo ba ang Panginoon sa atin? Hindi po. Mas gusto po niya na tayo ay nakakabit parati sa Kanya, nakadikit parati sa Kanya, nakasandal parati sa Kanya. Mga magulang, mga kapatid. So, hindi na natin, sabi ko nga yung dahilan kung bakit we are experiencing quarantine or itong crisis na to, dahil ang ating Panginoon ay tinuturuan niya tayo, God wanted us so that we would refocus our lives. Tayo pa rin ba ay nakasandal sa Kanya? Baka hindi na. Kaya pala nangangawit na tayo, gusto na nating mag-give up kasi hindi na pala tayo nakasandal sa Kanya. So, hindi lamang po ang ating mga ama na malakas na pwede nating sandalan, kundi nandyan mismo ang ating Panginoon, amang nasa langit, na best illustration po natin o example po natin, mga magulang, mga kapatid, na hinding-hindi po siya magrereklamo na masasandalan po natin siya. So, again, first S po natin is salvation. It says here from Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, for by grace we are saved through our faith and not of ourselves. Amen. It is a gift of God. So, kapag meron pala ito yung best source po natin na masandalan natin yung kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. We are not to work for. Kailangan kong magtrabaho para sabihin maligtas ako. Kailangan kong mag-share ng salita ng Panginoon para maligtas ako. Hindi po. Yan yung ibang belief na pinapaniwalaan na yan yung kanilang doktrina. Sila po ay kailangan magtrabaho para maligtas. Pero it's, for us, it's a gift, mga magulang, mga kapatid. At napakasarap pong tumanggap ng regalo. Amen! Amen! Sigurado po ako, natry na natin nakatanggap ng regalo. At alam natin yung pakiramdam na yun na ang nagbigay pala sa atin ay, sabi natin, special sa atin. Ang ating Panginoon na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Yan. Ano pa po? Men who have, hindi pa yan
Hindi pa po. Men who have learned to lean on for salvation, for strength. Pangalawa, strength. Kanino po tayo pwedeng sumandal na merong kalakasan? Ano po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 40 verses 30 to 31? Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they walk and not faint. So, yung pakiramdam natin, sabi natin, sa dami ng krisis sa buhay na dinadanas natin, tao lang tayo, sabi natin. I'm using that word, tao lang. Okay? Nangihina. Hindi po ba? Pero yung larawan kung saan tayo the best na sasandal, mga magulang, mga kapatid, ang source para ulit ng strength ay manggagaling sa ating Panginoon. Amen! Amen! Strength! I can do all things through Christ. Wala na iba ulit na sabi natin magiging best source ng strength ng bawat isa, kundi ang ating Panginoon. Kasi kung naka-focus po tayo sa mga paligid natin, sa isang tao lang, naka-focus tayo sa mga mahal natin sa buhay, take note po, nangihina din po sila. So maya-maya sasabihin natin, ikaw kasi brother, ikaw kasi sister. So ganun din po kung yung pananampalataya natin is we are focusing on our pastor. Baka mamaya, nandyan yung limitation din po ng ating mga pastors at ano po ang pwedeng mangyari? Ma-stumble po tayo, mag-backslide po tayo, so hindi po. Mga magulang, mga kapatid, andyan po ang Panginoon natin na sabi nga natin ulit, best na mahalin tulad natin na masandalan through strength is our Lord. Amen. And the last S, to lean on. Salvation, strength, and ito ang pinaka-best po, supply. Right now, sabi natin, nagkakaubusan, lalo na yung kaunahan pa lang ng krisis, ang daming mga naubusan ng mas, naubusan ng alcohol. Pero sabi nung iba, hindi ako maubusan ng supply dahil bumili na ako ng isang box, sabi natin. Or nag-hoard na lang ako nung bago pa man, or narinig ko yan, bilis akong bumili agad ng mga supply na yan. Pero lahat ng mga material na bagay na yan, mga magulang, mga kapatid, na sinasabi nating supply, ay nauubos po. Hello? Diba? Kahit nasabihin natin, isang istante ng dilata. Bakit? Hindi mo ba kinain yon? After 3 weeks? Or month, sabi natin, baka ubos na yung mga dilata na yan. Pero we thank God this morning kasi pwede nating sandalan ang Panginoon na meron pala tayong supply. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 19. Diba? Yes, and my God shall supply all my needs. Take note po, yung binanggit po doon, no? Shall supply all my needs according to His riches in the glory of Jesus Christ. Needs po yun, mga magulang, mga kapatid. At ano-ano yung mga needs na yan, physical needs, financial needs, intellectual, lalo't igit ang ating spiritual needs, mga magulang, mga kapatid. Dahil sabi nga, kung tatanawin ko kayo isa-isa, magte-testify tayo ano ang purpose ni Lord, bakit naranasan kaya natin ito. Ang dami nating pwedeng i-testify o sabihin kay Lord na reasons na sabi natin we have undergone this lockdown or this quarantine. Pero we thank God dahil yung kanyang supply, yung kanyang, sabi nga, yung pagbigay provision sa bawat isa, mga magulang, mga kapatid, ay unlimited po. Amen. Tayo po ang pwedeng magsabi na, ako, meron akong Lord na nasandalan dahil siya ang nagbigay ng unlimited supply. And we should be thankful of that. Amen. Yan ang kailangan na makita ng mga tao sa mundong ito right now. Yung bang nakakaranas tayo ng kahirapan, pero yung facial expression natin ay talaga pong masaya tayo dahil meron tayong Panginoon. Amen. Amen.
Yan. So, men who have learned to lean on for salvation, for strength, and for supply. Napakasarap pong yung bang i-claim ang salita ng Panginoon. Just like si Apostle Paul, kung babalikan natin yung teksto po natin. Diba? Hinalintulad niya, dalawa actual yung binanggit niya dun eh. Yung verse 7, parang isang ina. Tapos verse 11, parang isang ama. So, andoon yung pag-care ng ama or parents, sa madalit sabi, pag-aalaga ng ating mga magulang sa kanyang mga anak. At alam po natin yan, alam ng mga magulang natin yung pakiramdam na yan, na isang kutsara na nga lang na isusubo para sa atin ay nakita mo yung anak mo na gutom pa siya, hindi pa busog, binibigay. At totoo po yan, ako mismo, dahil pag gustuhan ni Kajo yung pagkain, kuminsan ayaw niyang magbigay. Dati sa akin yan, di ba? Sabi niya, marunong na siyang mag-reason out. Pero sa umaga ito, mga magulang, mga kapatid, unang larawan na meron tayong amang nasa langit na tayo po ay kailangan lang matuto po na magsandal po, sumandal po sa kanya. Pangalawa, yan. Actually, tatlong L po ito. Men who have learned to lead. Learn to lead. Babalikan natin yung teksto po natin sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 to 12. Of course, nag-lead po doon si Apostle Paul sa mga taga-Tesalonica bilang spiritual leader. Di ba? Yan. At tayo po, right now, di ba? Pwede tayo mag-lead sa ating kapwa. Di ba? Yun bang hindi tayo magiging pasaway dahil sa loob ng tatlong buwan, atat na atat tayong lumabas. Di ba? Halos lahat, ganyan ang balita. Gusto nilang lumabas. Pero hindi nila naunawaan yung case ng ating mga frontliners, yung case ng ating mga government agencies or officials natin na nakatayo yung kanilang buhay para lang sa bawat isa sa atin. Pero tayo, gusto nating i-lead na magpasaway. Di ba? Pero sa umaga ito, yung larawan na yan, men who have learned to lead, meron ulit tatlong F. Kung kanina tatlong S, doon sa lean, ngayon naman tatlong F. Para i-lead natin. Sino kayang i-lead natin? Unang-una natin kailangang i-lead ay ang ating sarili. Flesh. We should learn to lead our flesh as it is stated in Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, napakahirap pong mag-lead ng ibang tao kung yung sarili pala natin ay hindi natin kayang mapasunod. Hello. Kaya po, isang larawan na makita natin ay yung marunong mag-lead. Ang sarili pala natin ang unang-una. And we thank God, sabi natin, dahil sa maraming aspeto na i-lead natin yung flesh na to, na gusto natin siguro magpahinga, mag-online na lang. Gusto na, kesa pumunta dito, makinig na lang ng music kasi nandyan naman ang mga dapat na gawin. Sa case namin actually sa DepEd, ay papalapit na yung August 24, halos kahapon ay oras ng paglalaba or gawain bahay, ang daming beses na tinatawagan kami mag-asawa doon sa report na kailangan nila na ma-submit. And even today, sabi ko, mamaya na lang pagdating. Hindi ko alam kung... Pero talagang daming beses na tinatawagan yung kailangan i-submit dahil preparation nga ng pasukan. Modular approach. Pero, yun nga, yung i-lead yung sarili, mga magulang, mga kapatid, ay napakahirap. At ano po ang sinabi ng teksto natin, yung binasa ko po,
na Galatians chapter 2 verse 20. 'Di ba? Yung sarili natin, mga magulang, mga kapatid, kung susundan nitong flesh, ang daming gusto ng flesh eh. Comfort. Pag sinabing comfort, andyan ang pagkain, andyan ang panunod ng online na lang. Kasi ang TV, kung hindi naman tayo kapamilya, ay ayaw naman nating mag-on ng TV eh. Di ba? So, nakatutok ngayon sa online lahat. Or sa cellphone, sa mga gadgets. Di ba? Matulog, kumain, ganyan ang sabi ko, lahat yung comforts na yun, yun yung gusto natin para sa sarili. Pero why not na yung flesh, labanan na yan. Diba? I-lead na yung sarili natin ito sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Diba? So lahat po niyan, mga magulang, mga kapatid, eh, kailangan natin i-crucify, i-lead yung sarili po natin. Amen. Hoping and praying right now that God is talking to us na yung sarili pala natin, andyan yung mga considerations. Natapos na ang 3 months, kumusta kaya yung buhay natin? Ayan. At maraming nababasa sa post, nababasa ng mga testimony, talagang they are thankful for this quarantine. At yun nga yung brighter side kung bakit inalaw ng Panginoon sa atin. Pangalawa na F na i-lead natin. Our families. Amen. Dahil napakasarap pong tignan ang isang family na sama-samang umaaten sa church. Of course, right now, merong excuse, sabi natin. Hindi namin kasama si Kajo or some of us, alam natin yan, hindi tayo kumpleto, naiwan sila. Pero ano pong ibig sabihin doon na i-lead natin yung family natin? I-lead natin na kung tayo yung unang nakakilala sa Panginoon, why not na ilapit natin sila? Amen. Amen. Praise God. So, we lead our families in such a way na nakilala natin ang Panginoon, nandyan yung nare-receive natin na blessings, nare-receive natin na grace ng ating Panginoon, unlimited love ng Panginoon. Why not na we learn to share? Kaya nga si Apostle Paul, hindi lamang po para sa kanyang sarili. Actually, si Apostle Paul, nilabanan niya ang kanyang sarili din, yung flesh niya yan. At ngayon, family. Marami na siyang tinatawag na family. Kaya nga, we are the family of UHCA, sabi natin, tinatawag natin brother, sister, di ba? Kasi isa po tayo, pamilya din, mga magulang, mga kapatid. Amen. Ang ama natin, of course, ang ating Panginoon. Isa. Yan ang common, yung common denominator ng bawat isa. Yan. So, we should learn to lead our families. Kaya ano po ang sabi niyang Ephesians chapter 5 verse 23? For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Sabi dito, yung headship daw ay ibig sabihin na siya yung big boss. Kundi it's a loving leadership. Diba? Hindi lang yung, bakit ko ililid yung iba eh, tama lang yung sarili ko lang. Hindi po. Kailangan din natin i-consider dahil no one is an island, sabi niya. Kailangan din natin ang bawat isa. Amen. So that's the second F, to lead our families. And the third one is the fallen. Fallen. Yung mga hindi pa nakakakilala. So flesh, we lead ourselves, our families, and the fallen. Fallen to Jesus, yung mga hindi pa nakakakilala. So ano ang gagawin natin? It's a challenge for us dahil sila yung nandoon sa world that needs us today. Amen. Hindi lamang po ang ating mga ama ang siyang magli-lead. Diba? Pag sinabing ama, nililid niya yan, ang family niya. Yan. Kaya nga, sometimes, yung unang or napaganda na unang ma-evangelize ay yung father sa family dahil kung siya yung unang naligtas, yung tatay, halimbawa yung asawa at anak ay hindi pa nakaligtas, walang kakain pag hindi tayo mag-pray, walang kakain pag hindi tayo pupunta sa church. Diba? So, maililid niya. Andun kasi yung authority na sinasabi. Diba? Kaya, even as Christians, diba? Yung mga kaibigan natin, we could lead them also to Christ.
Amen. Hallelujah. So that's the second picture that the world needs today. Yun pong marunong mag-lead. Yan. At pangatlo, the last L. Ano kaya? We learn to lean, lead, and okay, the third one is love. Men who have learned to love. Magmahal. Common na yan, brother mo eh. Madali lang gawin yan. Sinasabi ko, I love you. Bago ako matulog, mini-message ko siya. Hello, hanggang doon lang ba sa yun bang language of love through saying na I love you, sabi natin? Of course, our actions, di ba? Kahit hindi ka nag-I love you, pero yung actions mo, di ba? Action speaks louder than words, sabi. So, talo yung salita mo na parati mong sinasabi. Di ba? Yan. At, paano natin makikita yung larawan na yan? Para ma-encourage po tayo, di ba, ang ating Panginoon ulit, mga magulang, mga kapatid, siyang unang nagmahal sa atin, di ba? Kaya inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Amen. And we thank God for that. Ulit-ulitin natin, hindi tayo magsasawa magpasalamat dahil sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Yan. Meron ulit tatlong F. Para sa gayon, makita natin yung larawan noong marunong magmahal. Okay. Men who have learned to love the Father or our Lord. Marunong magmahal sa ating Panginoon. Pag mahal niya ang Panginoon, yan yung nakakapag-encourage sa atin. Yan yung bang nananalig siya o kaya naniniwala siya sa Panginoon, nagtitiwala siya. Yan yung makakapag-encourage sa atin, di po ba? Kaya nga, ang halos lahat ng status, o di kay sabi natin, yung mga nag-broadcast, nag-share ng salita ng Panginoon, dahil ito po yung perfect time. Ang dami pong nangihina, pinaghihinaan ng loob. At kung tayong isa na nagmamahal sa Panginoon, tayo po yung kanilang tinitingala o kay tinitignan. Na, aba, kahit na nasa kahirapan, nandyan pa rin talaga yung kanyang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So, we learn to love God, our Father, sabi nga, na kung saan ay ang bawat isa sa umaga ito, I believe, meron tayong mga kanya-kanyang reasons sana na hindi matuloy na pumunta. Maaring sabi natin, Father's Day ngayon, mag-celebrate na lang dito sa bahay. Di ba? Pero inuna po natin, pinakita po natin na mahal po natin ang ating Panginoon. Amen. At hindi lamang po sa salita, maging of course sa gawa, yung ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. That's number one na pinapakita na talagang mahal natin ang Panginoon. Yan. Through our gifts. Okay? So, how about us? Sabi natin, pwede natin bigyan, regaluhan ng ating mga ama, ating physical fathers. Yes, sabi natin. Pero of course, mga magulang, mga kapatid, yung tinutukoy natin, gaya ng sabi ko ulit na ang mundo ay kailangan ng makakapag-encourage sa atin ay yung may takot po sa ating Panginoon. Yan. Pangalawa, na larawan patungkol sa pag-ibig. Kung una is the Father, pangatlo, marunong magmahal sa kanyang family. F ulit yun, di ba? So, families. Si Paul, balikan natin ulit yun dun sa Thessalonica. Kinonsider po niya, mga magulang, mga kapatid, na kahit na napakalayo physically, pero pinakita niya, pinadama po niya, mga magulang, mga kapatid, na they are one family. Ano po ang sabi po dito? Kung sa verse 11, you know that we dealt with each other as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God. So, kung mahal natin ating family, sabi po natin, ay andito po yung mga dapat natin gawin. We need to encourage them, we need to comfort them. Amen.
Urge them to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. So, si Joshua, sa Old Testament, sabi natin, di ba, na yung kanyang buong household or buong family, sabi nga, ay kasama niya na naglilingkod sa ating Panginoon. Ay ganun din po, na minamahal natin ang Panginoon, na hindi lamang iisa lang yung naglilingkod sa Kanya, or yung ama lang, o kaya yung ina lang ang naglilingkod, or anak lang, kundi napakasarap pagmasdan na lahat po tayo, or lahat po nung doon sa family members, ay naipapakita na we are one, sabi nga, serving God. Amen. And so, that's the second F. Yung picture, para sa ganyan ay makita natin yung merong pagmamahal na sinasabi natin. At pangatlo, na F, we have the Father, or Father God, family, and we have our fellowship. Ibig sabihin, the church itself. May pakita natin. Una natin na may padama yung pag-ibig na yan, may encourage natin yung kapwa natin mananampalataya. At susunod po yan, maging sa mga hindi po mananampalataya. Amen. Yung fellowship na meron po tayo. Ano po ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 25? Sabi dito, Christ also loved the church and gave himself for it. So, ibinigay ng ating Panginoon yung kanyang buhay para sa atin, sa bawat mananampalataya, sa iglesia na sinasabi po natin. And yung fellowship na ito, di ba, yung 3 months na hindi tayo nakapunta sa church, excited po tayo na makapag-fellowship. Nakita ko doon sa GC ng young people, sa Kikeya, na pwede na yung mga 15 years old and above, and very glad po na nakita ko po yung mga young people natin dito, di ba, na sigurado ako sasabihin first time nila na after lockdown or quarantine, actually nasa quarantine pa naman, pero nakasama natin sila dito. Nandun yung sabi natin, we thirst for the fellowship with each other, yung makita natin. Dahil, alam niyo po, ang hirap po noong, yung pala isang disadvantage ng sa online, online na teaching, walang interaction at all, parang ikaw mismo, walang sa boost mo ay mag-inspire sa'yo, o kaya yung bang mag-motivate sa'yo, hindi mo alam kung nakikinig pa ba sila o hindi. At ito yung napaganda talaga, yung face-to-face, pero dahil hindi pa pwede, sabi nga, ay kinakailangan natin na sumunod. Dahil yung pangalawa kanina na larawan, di ba? Yung lead. Okay? So, dito po, itong fellowship na meron po tayo ay nakita, nakakonsentrate tayo doon sa salita ng Panginoon, sa pinapakinggan natin. Dahil kung sa online, sabi natin, pwede maya-maya merong kumatok sa bahay, nawala na tayo, na-distract na tayo, disturb na tayo. At kung ikaw naman yung nagsasalita, wala kang narinig na response. Parang ang hirap. Ako nga mismo, naintindihan kaya nila. Parang, hihintay mo yung response dati, di ba? Yun yung parang makapag-motivate sa or inspire na mag-continue. Pero, yun nga po. And, balikan natin, men who have learned to love the fellowship. At yan yung isang tatak na isang mananampalataya na hindi siya paawat. Yan sana. Hindi siya paawat na gustong lumabas para pumunta sa mall, pumunta sa leisure time na sinasabi natin. Pero hindi po. Kundi bakos tayo ay narito, inuna natin na puntahan itong fellowship na meron po tayo sa umagang ito. Amen. So, purihin po ang Panginoon itong tatlong larawan na to. Di ba? Na sabi natin, nakita na natin yung larawan na yan, yung itsura na yan, pero yung at present na condition ng mundo, mga magulang, mga kapatid, ay kailangan ng may makapag-encourage, may mabigyan ng pag-asa na sinasabi po natin. So, ano po ulit yung tatlong ito, mga magulang, mga kapatid? Na larawan, kung naalala po natin, for our pictures of fatherhood,
Pakipan na lang, Brother Richard. Men who have learned to lean, men who have learned to lead, and men who have learned to love. Kung titignan natin, isasum up po natin yan, mga magulang, mga kapatid, ang ating Panginoon ang siyang nagpakita, of course, ng tatlong larawan na yan, mga magulang, mga kapatid. And we Christians and we believers, tinitignan din po tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin. Diba? Ang larawan pag nakita natin, it speaks, sabi nga, thousands of words. Kahit hindi ka magsalita, nakita mo yung larawan, nandun na yung nagsasalita. So, ganun din po sa atin. Isa tayong larawan na nakikita ng mga nakapaligid po sa atin, na pwede silang ma-encourage, pwede silang ma-distract, or pwede silang yun bang, ma-motivate na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero piliin sana natin on the positive way, on the positive side, mga magulang, mga kapatid. Amen! Praise God. So, purihin po ang Panginoon sa umaging ito, sa, of course, sa maiksing exhortation sa kanyang salita sa 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 to 12. At gusto po, of course, sila pastor tawagin as he culminate us dito po sa salita ng Panginoon. Palakpan po natin ang Panginoon, mga magulang, mga kapatid. Praise the Lord. Purihin pong Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe. It is about a picture of a father that needs the word today. Kailangan po ng maraming tao na ang isang larawan ng isang ama ay yung may kakayahang yung una ay lean. Yung lead at saka yung love. At ito pong mga qualities or larawan po ng isang ama na katulad po nito ay palagi ho dapat nagmumula po ito doon sa doon sa larawan ng Diyos bilang ama po natin. No? At kung ang isang ama physically ay mayroon pong natututunan po niyang umasa sa Diyos, Diyos Ama, mai-lead po niya yung mga mahal niya sa buhay to lean on sa Ama sa langit. Kasi kung yung ama ay tatayo siya doon sa kanyang sariling kalakasan lamang na walang manggagaling na pagtitiwala sa Panginoon, napakahirap po niyan na gawin na maging inspirasyon ng iba. Kaya napakahalaga na tayo ay umaasa doon sa larawan ng Diyos Ama sa langit at doon ho tayo sumasandal. Doon ho tayo nagtitiwala. Mayroon man po tayong mga physical father, pero higit po na makita po natin yung father figure ng atin pong Panginoon na siya po ang maging sandalan po natin palagi. No? Kung nagfe-fail po ang ama sa lupa because of limitations, because of shortcomings, weaknesses, always as always the Bible telling us about the good father figure ng atin pong Panginoong Jesus o ng atin pong Diyos Ama. So doon ho tayo mag-lean on sa father figure ng atin pong Diyos. At kailanman ay hindi ho tayo madi-disappoint, hindi ho tayo ma-discourage kapag tumingin po tayo sa Diyos na ama po natin sa kalangitan. So, we lean on the Father who is in heaven. And then,
yung lead, palagi po na ang Diyos ang nagli-lead po sa atin. Kahit po tayo mismo ay hindi po natin ma-lead yung atin pong sarili, sometimes, but because of the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, and the instruction of the Word of God na binigay po sa atin ng Diyos Ama, yan po ang nagbibigay po sa atin ng direction. Ng direction. Kaya kung mapapansin po natin, ang dami hong instruction sa Bible. No? Galing po, instruction ng isang ama na nagnanais ng kanyang anak ay maging maayos yung direksyon ng kanyang buhay. So that is the figure ng father or picture ng isang father na nagli-lead sa kanyang mga anak. Kung sabi ko po kanina sa umaga, we are sons of God and our Father is our Father in heaven. At we are one big family adopted in the family of God through our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya, yung leading ng atin pong Panginoon bilang mga anak, no, palagi ho at palagi na nagbibigay po ng instruction ang Diyos. At ang instruction ng Panginoon palagi, in order for us to lead doon po sa better direction ng atin pong buhay, palagi po sa salita po ng Panginoon. Di ho ba minsan nakakabingi na ang mga magulang ay bigay ng instruction. Gawin mo yan, gawin mo yan, huwag mong gagawin yan, dapat ganito yan, dapat ganyan yan. No? And ganyan po ang leading ng atin pong Panginoon. Kapag nawawala ho tayo, kapag nagtatanong ho tayo, ano ba ang palatuntunan nito, ano ba ang tamang gawin dito, ano ba ang tamang desisyon dito, saan ba ako dapat patungo, ano ba ang kailangan kong gawin sa buhay, and if we are looking for a Father leading us in a good and better direction in our life, we have the Bible as an instruction of God para maging mag-lead po sa atin. Para magbigay po sa atin ng instruction. And of course, wala hong duda that our God is a loving Father. Yung panghuli, yung love. Ano po? Sa lahat po ng bagay saan ka man tumingin sa buhay mo, you will always appreciate the goodness of God and the love of God in our life. Wala hong panahon na hindi ka inibig ng Diyos. Wala hong panahon na hindi pinadama ng Panginoon ang pag-ibig niya sa iyo. Sa kahirapan man, sa karamdaman man, sa kasaganaan man, sa sakit man, sa lahat ng bagay sa buhay ho natin, wala hong pagkakataon na hindi ho tayo inibig ng Diyos. And one thing that is good and that really encourages us, hindi lang ho we have a loving Father, but this Father, His love is unconditional love. No? Kaya napakaganda po nun, lead, and love. No? Kapag hindi ho natin yan nakita sa atin pong mga physical na ama, there is a Father in heaven kung saan makikita po natin yung picture na yan. Na pwede po tayong mag-lean on, pwede po tayong i-lead, pwede po tayong mahalin ng atin pong Ama sa langit. Ano po? At yan po ang isang encouragement sa umagang ito. No? Kung tayo po ay we are convinced na ang Diyos ay ating Ama sa langit at tayo po ay mga anak. Sabi ko po kaninang umaga, we claim all the wealth in the kingdom of God.
Yun lahat po ng kayamanan sa langit, yun lahat po ng kayamanan na kung saan ay pagmamayari po ng Diyos because we are the sons of God and He is our Father, then ibig sabihin, hindi po tayo magkukulang. Hindi po tayo magkukulang. At tayo po ay mananagana sa lahat ng bagay ayon po sa biyaya ng Panginoon. Paano po? Kailangan po tayong maging faithful. Kailangan po tayong magkaroon ng pananampalataya sapagkat dan po nag-uugat ang lahat po ng pagpapala at biyaya po ng Panginoon. If you have faith that God is a God we can lean on, then you lean on God. If you have faith that God is able to lead us, then let us allow God to lead our life. If we have faith that God really loves us, then antigawan tayo si Rinoy, we have to feel the love of God sa buhay po natin. Kaya napakaganda po niyan, totoo po na ang mundo naghahanap ng ganyan pong picture ng Father. No? Kaya ang dami hong tinatawag na Father. No? Minsan ho kahit yung mother, father na rin ang tawag. Dahil nga ho sa naghahanap sila ng magiging father figure. No? Pero mayroon lang po tayong iisang Ama sa langit. Amen. Because of our faith, our trust, and relationship with the Lord Jesus Christ, 100% you are certified son of God. At mayroon kang Ama sa langit. Imagine na ang Ama mo ay Diyos sa langit. It is because of your faith, relationship, and your receive the Lord Jesus Christ. Napakaganda pong encouragement. Lord, ikaw pala ang Ama ko at ako pala ay anak mo, Panginoon. Wala ka ng katatakutan pa sapagkat mapapatunayan mo sa salita ng Panginoon, hindi lang ho sabi-sabi, kuro-kuro, haka-haka. Subalit, totoo sa sinasabi ng salita ng Panginoon, nang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. No. Huwag kang matakot, huwag kang manghina, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-aalinlangan. Ano man ang mangyari, sinasabi ho ng salita ng Panginoon, sa pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus, ikaw ay anak ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Hallelujah. Tayo po'y tumayo at manalangin po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos sa aming Amang Banal, papasalamat po kami sa umagang ito. Napakabuti po ninyo sa buhay po namin. Ang dami hong Lord, ang dami ho naming mga alalahanin sa buhay. Panginoon, marami po kaming mga takot o Diyos. Ang dami ho, Panginoong, nangyayari, nagbibigay ng kawalan ng pag-asa, dulot, Panginoon, ng krisis at ng virus na ito. Hindi lang ho, Panginoon, kundi sa lahat ho ng mga nangyayari sa buong daigdig, sa mga balitang naririnig po namin, Panginoon, tunay po na talagang kapag hindi ho kayo ang aming pag-asa, mawawalan po kami, Panginoon, ng pag-asa. Subalit, salamat sapagkat una ho ang katotohanan ng inyong mga salita, ang realidad, Panginoon, ng inyong pangako, ang kapangyarihan, Panginoon, ng inyong pag-ibig, ang katotohanan, Panginoon, ng inyong mga palatuntunan, Panginoon, sa inyong mga salita. Iyan, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay po sa amin ng lakas, Panginoon. Yan ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Panginoon, ng kapanatagan sa amin pong mga puso. Panginoon, sa umagang ito, bawat isa po sa amin, tinatalaga po naming muli ang amin pong buhay, Panginoon.
Pinagkakatiwala po namin, O Diyos, sa inyo. Panginoon, sa inyo po namin iniaasa bilang Ama po namin sa langit. Iniaasa po namin ang lahat, Panginoon, ng mga bigatin, ng mga concern po namin, Lord, sa araw na ito at sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, sinusuko po namin, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Lord, salamat sapagkat kayo po ang aming Ama sa langit, Panginoon. At kami po ay inyong mga anak, O Diyos. At lahat ng mabuting bagay para sa amin bilang mga anak po ninyo ay iyon po ang inyong ninanais, yun po ang inyong layunin, yun po ang inyong gustong gawin sa amin, Panginoon. Lord, nagtitiwala po kami sa inyo, O Diyos. Binibigay po namin ang amin pong mga bigatin. We cast all our cares upon you, Lord, because we know that you cares for us, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we are thankful, O God, being your sons and daughters, Lord. Lord, we always claim, O God, declare, proclaim, Panginoon, kayo po ang aming Ama. Hindi po kami magkukulang, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magpapala sa amin. Kayo po, O Diyos, ang maghahanda ng kinabukasan ng bawat isa po sa amin. Kayo po, Panginoon, ang aming kasapatan. Kayo ang aming kagalingan, Panginoon, in the name of Jesus. Kayo, Panginoon, ang aming tagumpay. Kayo, Panginoon, O Diyos, ang aming buhay. Hallelujah, 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 Lord. Salamat, Panginoon, na mayroon po kaming titignang larawan ng mapagmahal na Ama, ng Ama na magbibigay ng direksyon sa amin, ng Ama, Panginoon, na mayroon po kaming masasandalan, O Diyos. O, purihin kayo. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sapagkat muli, Panginoon, napalakas kami. Na-encourage kami, Panginoon. Oh, hallelujah. At nakita po namin na kayo nga po pala ang aming Ama na nasa langit. Pinupuri namin kayo, dinadakila, patuloy po kaming nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon. At kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy maitaas at madakila. Salamat, salamat. Pinupuri namin kayo. Lahat po ng aming panalangin, papuri, pagsamba ay sa inyo po lamang, Panginoon, sa pangalan ho ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan ho natin ng Diyos.